Basic. 10%. Oh! Oh! 10%. Oh, God! Oh! 10%. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang laban nga ng NXP EBOS at Blacklist International o HEB. Pinuri ang NXP EBOS, NXP, natalo man pero nakasabay sa Game 2. Dogi, hinamon si Idol Zapnu, maglalaro na rin kontra Blacklist. El Pizo, naglabas ng sama ng loob sa coach ng NXP. Rene J at Idol Zapnu, nagkakapersonalan na. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Kapatid, hindi ka na nanaginip dahil finally nga ay ipinasok na nga ng NXP EBOS si Batute, na kung saan ito na nga ang huling alas ng NXP para manalo. Ngunit tila ay sobrang confident nga ng NXP dahil sa blacklist pa nga sila naglabas ng new lineup. Ang wish nga ng fans ay natupad na dahil ipinasok na nga finally si Kizen. Ngunit hindi nga akalain ng lahat na kasama rito sila Boss Dogs at Lancy. Kaya naman sa umpisa nga ay inabangan nga ito ng mga fans at iba talaga ang epekto ni Boss Dogs sa MPL dahil umabot lang naman sa 100k plus viewers ang nanood sa Facebook at YouTube. At mukhang trending nga talaga ang pagpasok ni Batute ngayon sa MPL. Sa Game 1 nga kapatid ay nahirapan nga kaagad itong NXP EBOS nang i-choke nga sila ng blacklist dahil kung bakit naaagawan nga ni Wise itong si Kizen. Sa madaling salita, minamama nga ng blacklist itong bagong lineup ng NXP EBOS. Kaya nahirapan nga ang mga ito sa early game, kaya lumobo na nga ang kalamangan ng blacklist kapatid. Pero kahit malaki ang kalamangan ng blacklist sa gold ay hindi pa rin nito natapos ang laban. Dahil na rin kay Lancy na gumamit nga ng Sicilian, at bukod pa nga dyan si Rene J lang ang mukhang nag-step up sa NXP EBOS. Dahil kung bakit may suntok pa rin ang mga ito pero di nga uubra sa blacklist ang mga ganong galawan. Dahil high level plays nga ang ipinakita ng blacklist dito. Sa drop pa lang, nalugi na ang NXP EBOS nang makuha nga ng mga ito ang Faramis at Valentina na madalas nga nating nakikita na magkalaban sa MPL. Pag nag-ulti kasi ang Faramis, dapat magagaya yan ni Valentina. Pero di nga hinayaan ng NXP na makuha ito kaya kinuha na ng blacklist at prior pick pa nga nila ito. Dahil doon, mahirap nga ito sa NXP. Kaya sa game 1, natalo nga ang NXP dito. Kaya naman, trash talk malala nga ang inabot ni Boss Dog sa mga pro player noon na player niya pa dati. Kagaya nga nila Yuji at Pain. Pati nga si Idol Zapnu ay hindi nagpahuli sa pag-trash talk. Kaya naman, kinantsawan din siya ng mga fans na pumasok din siya sa Smart Omega pagkalaban na nga ang blacklist. Parang ganito lang yan kapatid. Kung alam mong mahirapan kayo manalo, abay ipasok nyo na nga yung mga di nakakapaglaro sa MPL. Kagaya nga ng ginawa ng NXP EBOS. Pero ibang usapan yung Smart Omega dahil ito nga ay may palag talaga sa blacklist. Ang ginawa kasi ng NXP ngayon, nagbaka sakali na may upset, diba?
nang dahil nga rito, nagbigay nga ng kasiyahan ang lineup na ito ng NXP EVOS fans, kaya happy-happy na lang daw ayon sa mga fans. Yun nga lang, walang puntos ang nakuha ng NXP EVOS at mapunta nga tayo rito kay Kizen na kung saan nang ipasok na nga ito ng NXP, tsaka naman sumigaw ang NXP fans na H2O in na lang daw, pati fans naguguluhan na kung sino ang ipapasok sa NXP. Pero sa game 2, kakaiba ang ipinakita ng NXP EVOS dahil naging dikit nga ang laban nila doon. Kakaiba rin ang pickings ng NXP EVOS na nagpahirap nga sa blacklist. Lamang na sana ang NXP EVOS pero dahil malupit nga mag-retree si Wise ay doon nabaliktad ng blacklist ang napipintong sanang kalamangan ng NXP EVOS. At doon na nga natatapos ang laban. Nakasabay ang NXP sa game 2 pero kinapos lang talaga ang mga ito. At dahil din sa laban na iyon kapatid ay naglabas nga ng saloobin itong si El Pizo dahil malamang sa malamang ay pinagbabatak nga ito nung nakaraan dahil expected nga na ipapasok nga siya ngayong laban nila sa blacklist. Tila'y matagal-tagal na rin sigurong inihintay ni El Pizo na makaharap nga ang kanyang iniidolo na si Venus, ngunit dismayado nga ito matapos lang naman na hindi siya ang ipasok at si Boss Dogs nga ang lumaro sa laban. Na kung saan dahil nga rito ay nag-tweet nga si El Pizo na kung titingnan kapatid ay sobrang dismayado nga ito sa nangyari, lalo na't nabaliwala nga ang kanyang paghanda kontra blacklist. At nawalan nga ito ng kumpiyansa ngayon dahil hindi nga nagtitiwala sa kanya ang NXP EVOS dahil hindi nga siya pinagbibigyan ng pagkakataon na makapaglaro. Kaya malamang yan kapatid sa laban nga mamaya ng NXP at TNC ay tuluyan na ngang makapaglaro itong si El Pizo at ang lineup nila na ito ay marahil sa El Pizo, Kizen, Rene J, Donut at Haze na kung saan sa tingin ko ito ang tamang timpla ngayon ng NXP EVOS. Kung hindi pa rin ipapasok si Kizen, si Miko na lang pero nasa loob pa rin si Rene J na kung saan nag-i-explain nga si Rene J at talagang effective pa rin talaga ito sa role na yan dahil silang dalawa nga ni Donut ang nagbuhat sa laban nila sa blacklist. Nakakalungkot lang din sa part nga ni Kizen at El Pizo dahil ito nga ang kanilang MPL debut pero hindi nga ito naging maganda. Sa pagkatalo na iyon ng NXP EVOS, maraming nga ang non-trash talk sa mga ito, kagaya nga itong si Idol Zabnu na pinagtitrash talk nga ang NXP EVOS. Kaya naman, hindi na nga nakapagtimpi pa itong si Boss Dogs at hinamon na nga si Idol Zabnu na kapag nagtapat ulit ang Smart Omega, maglaro na raw siya sa Smart Omega at lalaro rin si Boss Dogs rito. Kumbaga kapatid, parang showmatch nga ang mangyayari sa MPL kung magtutuloy ito. Habang si Rene J naman ay hindi na rin nakapagtimpi kapatid ng real talkin naman ito ni Idol Zabnu, sinabing, "Ingay mo, Billy Alfonso, porket hanggang alaala ka na lang, lumaro ka kasi para makita natin." At nag-reply naman dito si Idol Zabnu na ang sabi, "Tigil mo yan, esme mo, ginagawa mong digi." Kaya ang sumunod na eksena nga ay sobrang init na kapatid na kung saan parang nagkakapersonalan na nga ang mga ito nang sinabi nga ni Rene J na, "Pag di na talaga, pro, di na alam yung sinasabi. Okay lang yan, naiintindihan kita, dati naman kitang idol eh, pero ngayon, pro ka na lang salita." At dito, nag-reply naman si Idol Zapnun na ang sabi, "Tsaka mo na ako yabangan, Rene Lung. Pag nakapaglaro ka na sa MSC, yung liga kasi ng MPL, ginagawa niyong dog show, kaya nakakatamad kayo kalaban." At dito, mukhang iba na nga ang tensyon. Habang si Oheb naman ay pinuri ang NXP EVOS dahil marahil nararamdaman nga nito na pumalag kahit papaano ang NXP sa game 2. Kaya naman, respeto nga ang reaksyon ni Oheb dito. Habang si Madam V naman ay pabirong sinabi na 10% para kay Boss Dogs sa post-con interview niya kay Mara.
na kung saan nagiyawan nga ang mga fans dito. Bibihira ka lamang kasi makarinig ng trash talk kay Omay Venus at si Boss Dogs nga lang ang sa tingin ko ang kauna-unahang nakatikim noon sa MPL. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat!